si Tulfo, huwag niyong gagalitin. Dito si Martin, meron sasabihin. Dito si Lord, hindi kanya kukunin. Dito si Sean Yao, ang ganda niyang tanawin. Dito si Tulfo, huwag niyong gagalitin. Dito si Martin, meron sasabihin. Dito si Sean Yao. Anong pinagtatawanan mo dyan? Hindi, itong dalawang matatanda, yun. BFF forever. Matatanda, easy. Kaya hindi na sila nag-aaway for 60 years. Eh. Bahay. Ah, ganun? Sa mga pagmumukha nila. Hindi ba sa ano yan? Sa Home for the Aged yan? Eh, yung ano tol eh. Yung front page. Sa ano? Yan o. 9 AM ang pamisa ng CBCP. Alas 9:30 umalis sa Times Street. Pinoy, late na naman. Anyway. 5:04 a.m. Panggigising po namin sa inyo, mga balitang dire-diretso. Komentaryong walang preno. At pati mga balitang walang kwenta, papatulan namin. Lahat dito sa pool. Ayun. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, mga kapatid. Gising na. Pagsaluhan po natin ang mga mainit na balitang ihain namin para sa inyo ngayong umaga. Katulad na lang po ng paglutang ni dating Agri-Secretary Sito Lorenzo. Nagkausap na raw sila ni Pangulong Noynoy at mukhang si Lorenzo ang unang magbibigay ng sakit ng ulo kay dating Pangulong Arroyo. Handa raw kasing isiwalat ni Lorenzo ang lahat ng nalalaman niya kaugnay ng fertilizer fans cam. Ito ang isa pang lumutang, si Captain Nicanor Faeldon na matagal ding hinantay o hinanting ng gobyerno dahil sa Oakwood Mutiny. Kahapon nga, sumuko na si Faeldon matapos magtago ng 2 taon. Aba, wala sila kay Senador Panfilo Lacson. Matibay din ito, paring Erwin, dahil kahit ang chismis, eh, hindi naman ito lumabas ng bansa. Hindi pa rin siya mahagilap ng NBI. Ito pa ang matindi dyan. Akalain niyong nakuha pa niyang mag-issue ng statement kaugnay sa pinopropose na pork barrel cuts. Kilala po si Lacson sa hindi niya pagtanggap ng pork barrel, kaya approved na approved daw siya sa balak ng pork chop. Aba, i-updated itong si Ping sa mga balita pala. Alam mo, chismis ko saan daw natatago si Ping Lacson. Saan? Sa bahay ng nanay ni Jason Ivler, Paris. Sa Blue Ridge? Eh kung si Ping approve, ibayin niya naman itong mga kapartido ni Noynoy sa LP. Paano kaya ibayin? Okay na raw ang tapyasa ng konti ang kanilang pork barrel. Sabay, tanong kung paano nila ibibigay ang pangangailangan ng distrito nila. Habang pinagtatalunan ng mga kaalyado nila ang pork barrel, umaattend naman sa isang misa si Pinoy. Kung saan nagka-moment sila ni Chief Justice Renato Cavana. Ay, yun naman pala eh. Eh, bati-bati na raw sila. Bati-bati na kaya talaga silang dawa. May report dyan mamaya. Moment by moment. At siguradong mapapareact kayo sa ating talo o panalo. Eto kasing si Pangulong Aquino, ibabasura raw ang holiday economics si dating Pangulong Arroyo. Handa na ba kayong mag-goodbye sa mga long weekend? No. Okay. At sa Hollywood, 90 days na makukulong si Lindsay Lohan dahil sa drug at alcohol abuse. Habang arestado naman ang careless driver daw na si George Michael. Masal! Marami nang nagawain si George Michael ng mga magic-magic over the years. Pero, parang magic din yung suot mo ngayon. Paliwanag ba nga yan? Ang tawag dyan? Napakaganda na suot mo. Matutuwa ang nanay mo dyan. Of course! Magsisimba yata tayo mamaya eh. Sa mga misa ka ba? Ang sako ng arena mo kinuha yan. Wala na. Ito, bad talaga ngayong araw, ha? Mark? Oh, yan. Ito. Isang magandang horoscope, Erwin, para kay Mark. Mamaya. Punta ka, Mark. Marami akong alam. Patay ka mamaya. 5:07 a.m. Tuloy-tuloy po tayo. Narito na ang mga maiit na balita sa ilang piling dyaryo. Mukhang maraming na-excite sa paglabas ni dating Agriculture Secretary Sito Lorenzo. Headline po siya ng Philippine Daily Inquirer, Philippine Star at Manila Times. Posibleng ang maging state witness si Lorenzo sa fertilizer fan scam. Lumipad patungo ang Amerika si Lorenzo noong 2005 para makaiwas daw sa pag-testify sa Senado kaugnay sa issue. Nitong weekend, nagkita sila ni Pangulong Aquino sa isang birthday party. Wala raw silang mahabang diskusyon at sa huli ay sinabihan na lang ni Aquino si Lorenzo na marami siyang tanong dito. Pero kahit gawing state witness si Lorenzo, wag daw itong umasa ng preferential treatment. Isa ang kapatid ni Lorenzo sa mga malaking contributors sa kampanya ni Noynoy, by 20 million daw. Pero tiniyak ni Aquino na hindi siya magiging malambot sa dating kalihim. Nangako raw si Lorenzo sa kanya na tutuldukan na nila ang issue ng fertilizer fund scam. Isa ito sa mga hihimaying kaso ng Truth Commission.
Sabi nga ni ano, 'di ba? Pangulong, yung bagong pangulo. Oo. Oh. Walang kapatid, walang kamag-anak. Oo. Oh. Kahirap yata. Kahirap yata. Sabi ni Erap, subukan. Sabi ni Erap, paano maging truth yan? Eh, liar yan. Mainit siya kay David. Eh, si David yan nanumpa kay Gloria. Kaya yun. Minadali. Among others. Tsaka yung sa judicial fund scam. ADF. Oo. Ito naman, kinilala na sa wakas si Pangulong Aquino, si Renato Corona bilang Chief Justice. Yun, yan ang banner ng Manila Times. Yun. Sa Red Mass sa Manila Cathedral, unang in-acknowledge ni Pinoy si Corona bilang Chief Justice. Aha. Isang bahagi ng misa, binati ng Peace be with you ni Corona si Aquino. Pero, hindi rin ito sumagot. Pero, ngumiti raw ito at mahigpit itong kinamayan. Mm-hmm. Okay na rin si Corona sa simpleng gesture na yun. Pero, yan ang sinasabing kiss and makeup. Kiss and makeup. Uh-huh. Pero, misa yun. Pero, nung inaugural, hindi in-acknowledge. Sorry. Snub. Ang sinabi lang niya harap. Talaga, ano, members of the Supreme Court. Dalawa na yun. Either kiss and makeup or kiss of death. Halik ni Udas. Stop kissing na kasi. Problema sa pondo ni Aquino naman ang headline ng Malaya. Uh-uh. Sa kanyang unang press con sa Malacanang, sinabi ni Aquino na 60% ang 2010 budget na gastos na ng Arroyo Administration. Yun. At sa ngayon daw, kinocompile na ng economic manager si Noynoy ang mga nadiskubre nilang midnight deals ng sinundang administrasyon. Problema rin daw ang calamity fund. Kalahati raw kasi nagastos na sa dami ng kalamidad last year. Kalaga lang yun. Problema dyan. Kalamidad o kalamidad sa lizard? Kalamidad sa bulsa. Ng personal na kalamidad. Man-made disaster. 10 minuto makalipas sa ikalima ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, bayan, ika... yun. Eight. Ika-eight. Ika-walo. Ika-walo ng Hulyo, taong 2010. Bumalik na nga sa bansa si dating Agri-Secretary Sito Lorenzo. Nagkausap na raw sila ni Pangulong Aquino at hindi raw malayong tumayong testigo sa kontrobersyal na fertilizer fan scam ang dating kalihim. Sa pulang balitang yan ni Royces Nagit Sibal. Sa party na ito nitong Sabado ng gabi nagkita sina President Noynoy Aquino at dating Agriculture Secretary Luisito Lorenzo. Umalis ng bansa si Lorenzo sa kasagsagan ng investigasyon ng 728 million peso fertilizer fund scam noong 2006. Ginamit umano ang pondo sa kampanya ni dating Pangulong Arroyo noong 2004. Sa unang press conference ng Pangulo, kinumpirma niyang nagkausap nga sila ni Lorenzo. I was surprised to see Sito Lorenzo at the birthday party of Boy Montelibanon. He greeted me. That was the first time that I've seen him ever since this controversy. I did not have an occasion to talk to him extensively when I saw him, but I did say, I think I have a lot of questions for you. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang pagbabalik bansa ni Lorenzo para matuldukan na ang nakabinding kaso ng fertilizer scam. Isa kasi ito sa mga anomalya ng nagdaang administrasyon na gustong patutukan ng Pangulo sa Truth Commission. Dagdag pa ni Pangulong Aquino, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na maging state witness si Lorenzo sa kaso. That is a possibility. There has to be a determination of least guilt, which is a prerequisite to granting the privilege of becoming a state witness. Malinaw naman daw sa naging investigasyon ng Senado sa kaso na si DA Undersecretary Jokjok Bolante ang signatory sa lahat ng mga dokumento. Pero dahil ito raw ang kalihim ng mangyari ang controversial na scam, kailangan pa rin daw magbigay linaw ni Lorenzo. Tiniyak naman ng Pangulo, hindi siya magiging malambot kay Lorenzo. Yan ay kahit kapatid siya ni Martin Lorenzo na nagbigay ng 20 milyong pisong pandagdag sa campaign fund noon ng Pangulo. Whether will I go soft on him? No. You know, I'll be asking him the most relevant questions, given the fact that he was secretary at the time, to put a closure to this particular issue. Sakaling magbigay ng mahalaga at mabibigat na impormasyon si Lorenzo, handa siyang bigyan ng proteksyon ng gobyerno kung kinakailangan. Royces Nagit Sibal, News 5.